It's your girl Tipsy here. So, nandito tayo ngayon sa Tanay Rizal, which is sa View Venture Camp. And ngayon, medyo iba yung vibes natin. Hindi tayo nito-travel. Mag-i-interview tayo ngayon. So, may special guest tayo ngayon. So, sorry, medyo famous tong tao na to. With 10.2 subs? K? What's up? Your one and only? Hi. Good morning, everyone. Magandang umaga po sa inyo. Ano lang po, 10 subscribers lang, hindi po 10K. Ay, what 10? 10 lang. Pahumble po. Grabe. So guys, nandito si Zer Wasap para tatanungin ko lang naman siya. Kumbaga, parang normal, parang lang nag-uusap tayo as to. Okay. So, ganun lang yung mga tanong. Baka naman mahirap yung mga tanong mo, ha? Hindi naman. Mga pang-miss you na tanungan yan. So, parang ganun. Hindi naman. Kumbaga, tatanungin lang natin siya about sa... Siyempre, nagka-camping talaga siya. And naaya niya lang kami ni Ali. So, kumbaga, magbibigay lang naman siya ng mga konting kasagutan at konting tips para sa atin. Yan. Alright. So, let's start with our first question is, first, bakit po camping, sir? Well, ako kasi, sa personality ko, trip ko talaga mag-adventure. And buko dun sa adventure, mahilig din ako sa sasakyan. Mm-hmm. So, parang nakita ko yung car camping combines that two, adventure and yun nga, sasakyan. Mm-hmm. So, you get to drive around, you get to see different sceneries, and you get to relax as well. Mm-hmm. So, parang yun yung naging reason kung bakit ko ginagawa tong car camping. So, actually before, nakakapag-camping na ako way back in high school. Mm-hmm. Kasi meron kaming Boy Scout na subject. So, yun, talaga parang yearly, may camping activity talaga kami. So, kahit pa paano, medyo sanay naman na ako. Yun lang, ang pinagkaiba lang ngayon, may dala kang sasakyan, tapos pwede mong dalhin lahat ng mga hindi mo kayang dalhin before na binabackpack mo lang. So, ngayon, kahit lamesan mula sa bahay, mga complete cooking set mo, kaya mong dalhin. Tapos makakapunta ka kahit saan nang hindi ka napapagod, hindi ka nag-hack and whatnot. So, yun yung reason kung bakit nagka-car camping ako ngayon. Kasi, two hobbies or rather, parang two reasons. Yun nga yung you get to see different places and then yung sakyan, you get to drive it and go around. Combined siya with car camping. So, yun yung main reason kung bakit nagka-car camping ako ngayon. Tsaka, kompleto talaga siya, guys. Oh, hindi pa kompleto. Awning, wala pa. Awning. So, second question is, what is the best camp you've been to? Best camp? So far, overall, like may view yung campsite, maluwag, and what na. Tapos, solid yung parang naganap sa camping. Mm-hmm. Is yung sa Sarap Buhay ni Jack episode. So, which is kahapon lang nangyari. Oh. So far solid talaga kasi you still get to relax kahit madaming tao. Tapos, ang ayos talaga nung venue. Hindi kami yung parang dikit-dikit na magulo. Yeah. Okay rin, sobrang social ng mga tao. Hindi sila yung parang ina-outcast ka or hindi ka parang strangers sa kanila. No? So, parang solid talaga. Parang isang, yun nga, sabi nga nila, Sarap Buhay, fam. So, yun, sobrang overall, solid talaga. Pati yung campsite, maganda rin naman. Madami ka rin nagawa. May hiking. Tapos ang ganda rin ng view mula doon sa taas ng kanilang Dragon Fruit Farm. And yun, may riverside. May lilim yung tabing ilog. Makakapag-chill ka talaga. Tsaka every time na, halimbawa, good morning. Oh, good morning! Ang babait ng mga tao. Tapos yun nga, same vibes nila. Like, trip nilang mag-camping or mag-overlanding. And bukod doon, mga enthusiast din talaga ng off-roading. So, kaya yung mga nakita nyo doon, puro mga karamihan 4x4. Pero meron din naman kami mga kasamang 4x2 doon. Na yun yan, parang kahit 4x2 sila, hindi yun yung reason para tumikil sila kung mag-overlanding or mag-camping. So yeah, so far yun yung pinaka-solid na car camping na naranasan ko so far. So, what's up? Matanong ko lang. Para din malaman nila. Uh-huh. Bakit Hiro ang pinangalan mo sa yung 4x4? So, Hiro is the Japanese word for the color gray. And actually, color gray siya. Metallic gray, to be specific. Kaya, yun. Actually, dati pinag-isipan ko Greyhound. Basta yung mga ganung pangalan. Pero sabi ko parang ang common ng Greyhound. Kaya,
Wala lang. Sinimple ako na lang, Hairo. Japanese for colored. So, yun na yun. Kasi gusto ko rin parang Japanese name eh. Kasi, kakaiba dati, kasi siya. Tsaka mahilig ako sa JDMC, yung mga Japanese domestic market na mga sasakyan at saka mga parts. Yun, kaya Japanese rin. Yun, so yun. Going to our next question is, if papipiliin ka ng gamit na lagi mong dadalhin sa camp, ano yun? Well, ang pinaka-importante talaga pag camping is yung essentials eh. Meron kang, una, syempre, food. Kahit actually wala ka ng shelter, ng tent, pwede ka kasi matulog sa loob ng sasakyan eh. Pag car camping. Mm-hmm. Pwede ka matulog sa loob ng sasakyan mo eh. Yun nga lang, hindi ganun ka-komportable. Basta yun ang basic needs kasi sa camping. Mapaanong camping man yan. Like yung hiking na camping or yung traditional lang na camping na maglalakad ka lang, punta ka lang campsite na patag lang. Ang mga importante is food, shelter mo, kasama na doon yung higaan, and then ngayon kasi nasasama na rin yung source of power, electricity. So may mga power bank at saka power station. May nakakalimutan pa ba ako? Food sa food. Food and drinks, yun, importante yun eh. I think pretty much yun lang yun eh. Yung dalawa talaga pinaka-importante dun, yung food and drinks and shelter mo. So yun yung hindi pwedeng mawala sa'yo. Pero kung nag-for 4x4 ka naman or off-roading, kailangan mo rin ng recovery gears. Yeah. And syempre, hindi pwede yung mag-isa ka lang. Kailangan may kasama ka rin isa pang 4x4. Kaya kung sakaling mabalaho man yung isa, may pwedeng humatak. Mm-hmm. So, yun yung pag 4x4 or nag-off-road kayo. Mm-hmm. So, yun lang yung mga pinaka-importanting gamit basic. Na hindi pwede. O, yung basic. Food and shelter, yun talaga yung pinaka-importante. So, next question is, ano yung next mong i-upgrade na camping gears mo? So, in terms of camping, siguro yung awning tent para hindi na mahirap. Kasi yung awning tent namin ngayon is currently yung nabili lang sa Lazada na tig 800. Yung ikaw mismo magse-set up, isa-suction cup mo sa bubong kung wala kang roof rack, tapos manually mo i-set up yung mga poles niya. So, it takes a little bit of time, tsaka ma-effort siyang i-set up, tsaka iligpit. So, with an awning tent, yung mga kinakabit talaga sa sasakyan, parang bubuksan mo lang siya, unfold mo, ibaba mo yung paa, tapos extend mo lang. So, hindi mo na iduduktong-duktong siya. So, mas mabilis set up, mas madali. And, yun, meron din mga awning tent na pwede mong kabitan ng tent. May extension siya ng tent or meron pa siyang isang awning para meron kang sunshade kung medyo matanik na yung araw or yung sun rays is medyo pababa na natatamaan na kayo dun sa ilalim ng awning. So yun, most likely awning tent. With that one, kailangan ng crossbar or roof rack. So most likely yun yung next upgrade ko for car camping. Kasi yung mga tents naman and other gamit is already good. And yun, siguro mga onting pangluto, mga utensils, ladle and whatnot. And I think pretty much medyo solid na setup yun. Talagang mabubuhay ka na at mas relax ka na camping compared sa before. So yun, most likely awning tent and roof rack or crossbar para sa awning. So which leads to our next question is, may bucket list ka ba ng mga camping sites? So, yun, mga parang isa sa mga top overlanding destination is Lake Tabeo sa Benguet ata yun. So, yun, umaabot daw doon ng 0 degrees Celsius ba or 5 degrees Celsius. Basta sobrang lamig na makikita mo nagyayelo yung condensation sa mga halaman or any small parts ng water. So, yun, Lake Tabeo. Tapos, sa Mapanuepe Lake, hindi pa kami nakapag-overnight doon. So, gusto ko ulit mag-overnight doon para sa second day or third day man, makapaglibot doon sa Lahar Field, makapag-offroading rin. So, Mapanuepe Lake. Tapos, siguro ang pinaka-ultimate na is yung from General Nakar, tatagusin mo hanggang Dinggalan. So, yun, sobrang extreme noon. Tapos, magka-camp talaga kayo sa kaligitnaan ng bundok or sa tabing dagat. Yun, wala talaga masyadong nakapumupunta doon kung hindi yung mga nag-offroading lang talaga. So, yun yung ultimate goal, yung General Nakar to Dinggalan. Tapos yun, mga campsite sa Baguio, tulad ng mga Mount Akato, and yung mga campsite sa Bandang Norte.
So, yun yung mga bucket list ko. Saka siguro yung Katanduanes, yung nakita ko kila Jack episode, sobrang solid talaga. Nag-roro sila papunta doon, mm-hmm. tapos inikot nila yung Katanduanes. Mga ganung bagay, mga ganung destinations ba? Iroro natin si Adi. Iroro natin to. Iroro natin si... Huwag lang saan lumubog yung roro. Oh, may nakausap kami actually eh, di ba? Ah, oh, si Sir Jet Lau. Nag-Philippine loop siya. Tapos naka 14 o 17 na roro ata yung sinakyan dami, niya. Ang dami. So yung mga ganung destination, gusto kong gawin nun. So, what's up? Ano yung mga best and hates mo as a camper? Kumbaga experience mo, ganyan. Best is yun nga, nakakapaglibot ka. Mm-hmm. Nakikita mo yung mga iba't ibang tanawin, yung ganda ng Pilipinas. And aside from that, tulad ng mga events kila Jack Episode, yung Sarap Buhay, you get to socialize and learn from other people, yung mga ka-same wavelength mo. Mm-hmm. You get to learn about, bukod sa off-roading, yung mga about life and whatnot, and mga ipag-social. And ano pa ba? Yun, kasi pag overlanding, it's more on the destination itself eh. So, hindi lang naman yung mismo destination mo yung nagmamatter. So, yung pagpunta mo doon, ano ba yung mga nakita mo on the way here? Ano yung mga naranasan nyo on the way here? So, yun yung best thing about overlanding / car camping. It's the whole travel itself. Hindi lang yung experience mo sa campsite. So, yun lang pretty much. Hates, parang actually wala. Siguro kung pangit lang yung mga nakasama mo yung... Alam mo, may pagka-toxic. Pero so far, lahat naman ng car camping experience ko, solid pa naman. Wala talagang hate na ma-generate pag nagka-car camping. So ano lang, parang chill lang, hayahay lang na ano, sarap buhay. Ganun. Sarap buhay. Episode 2. So, next question is, first thing you should do as a camper? First thing you should do. So yun nga, siguro i-prepare mo yung mga gamit mo. Kailangan may mga tent ka, shelter, and then food. Make sure na meron kang ibabaon kung ayaw mo magluto, magbaon ka ng sufficient na food. Basta yun, importante yung preparation ng pagka-ampi mo, ano yung mga dadalin mo, and yun nga yung pagkain. So, yun, preparation talaga importante. And ano pa ba? Alamin mo yun, yung pupuntahin mo, and make sure na ialam mo sa mga friends mo or relatives kung saan ka pupunta. Kung sakaling hindi ka makabalik sa designated na time mo, alam nila na nawawala ka na or may nangyari sa'yo, tapos ipaparescue ka na. So yun, ipaalam mo lang kung saan ka pupunta para at least mahanap ka nila kung may mangyari man. Maganda din yung kung dapat aalamin mo din yung place na pupuntahan mo kung pwede bang car camping. Yep, yun. Importante din yun. Kung kakayanin ba na sasakyan mo, kung kakayanin mo mag-hike doon, alamin mo yung lugar. Huwag ka basta susugod. Yeah, minsan may thrill sa adventure yung ganun. Pero pag alam mo nang hindi mo talaga kakayanin, wala kang confidence, huwag mo nang ituloy kasi mahirap parang instead na hayahay or ma-enjoy mo yung trip mo, parang magiging ano lang eh. Magsisisi ka sa uli, tapos ma-accidente ka for what not. Parang magiging opposite yung nangyari. Instead na in-expect mo maging masaya, kabaliktaran eh. At saka, guys, mahirap talaga pag mag-iisa. Siyempre, iba yung mga 4x4 eh. Wala na pag maliit yung car, tapos matagtag. Grabe, kawawa yung sasakyan mo talaga. Uh-huh. Pero may mga campsite naman na friendly yeah, naman friendly. Sa mga sedan tsaka 4x2. So, ayun guys. So, next question tayo is, ano mas pipiliin mo? Camp mag-isa o camp nang may kasama? Mas pipiliin ko camp na may kasama kasi kahit kung okay lang din mag-isa minsan kung gusto mo talaga yung mag-isip-isip ka, gusto mo lang ng complete silence. Pero most of the time, mas masarap kung may kasama kasi para may mag-look out din sa'yo at may mag-a-assist rin sa'yo. Kasi minsan, pag mag-set up ka ng tent, like for example, tulad ng mga tent ko ngayon, mga pang 4th or 3 to 4 persons, kaya naman mag-set up ng isa pero mahirap eh. And then bukod doon, aside sa may katulong ka, at least may kakwentuhan ka, no? Hindi ka mababagot sa camping na mag-isa ka lang, baka mamaya mabaliw ka pa. So yun, meron din naman, at saka maganda kung marami ka kasi may iba't ibang memories na mabubuo eh, o experiences eh. Tsaka nakakatuwa rin makita yung mga kasama mo. Masaya rin eh. Nag-e-enjoy din sila sa pinuntahan nyo, sa nature and whatnot. So, actually kasi, nung first time namin mag-camp din, sa kanya lang namin natutunan yung mga
magtali ng yung line ng knots, mga ganun. Tapos mamaya marunong na din kami mag-set up ng tent. As sabi ni Josh, ah dapat ganito, itaas mo muna, tatanggalin yung mga poles ng mga awning. Yun lang namin natutunan sa kanya talaga. So yun, bukod dun sa pagka-camping, may mga natutunan ka na, may matututunan ka rin naman sa mga kasama mo. Hindi lang tungkol sa camping, like tungkol sa buhay and mga ibang experiences and whatnot. So yun yung maganda doon pag may kasama ka. Tsaka wala ka masyadong inisip po na sa about, diba, may work ka. Aha. Kayo-kayo lang talaga, as in kayong apat lang or may group kayo. Tsaka maganda yun kasi pag sinasama mo yung mga like friends mo dito, parang mas nag-solidify yung bonding nyo. Tsaka na, unlike sa bahay na pwede mo i-take for granted na okay, nandyan lang siya. Wala kayong ginagawa. Yun. So yun, ayun yung magandang bagay dito sa pagka-camping or any outdoor adventure na nasosolidify yung pagsasama nyo, yung bonding nyo, mga friends and family. Next question is, car camping o glamping? ako actually, mas prefer ko mag car camping kasi iba rin yung experience yung nagsiset up ka ng mga tent mo, ng sarili mo. Sa glamping kasi parang nandyan na, punta ka na lang, tas all goods na eh. Part of the experience rin yung pagsiset up eh. Nakakatuwa rin yun actually. Kasi parang may ginagawa ka rin iba. Kasi pagdating mo ng glamping, upo ka lang, higa ka na. Tapos baka may isip mo pa yung trabaho mo. Unlike sa pag nagsiset up ka, ang iniisip mo yung pagsiset up mo eh. Tapos pag natapos ka mag-set up, magpapahinga ka na lang, upo ka. Siyempre, hindi ka naman na mag-iisip ng tungkol sa work or whatnot lang, gano'n, diba? So, maganda rin yung nagsiset up ka kasi parang papaguring ka ng pagsiset up. Tapos, yun, mapapachill ka na lang talaga pagkatapos mo mag-set up eh. Ayaw mo na mag-isip ng ibang bagay. Tsaka, pwede pa tayong maggala sa mismong campsite, diba? Yep. Yun yung maganda. Yep. Medyo mahirap yung question na isa, joke. So, grabe. Beach or bundok? Ako parang mas trip ko yung bundok. Kasi mas parang mas malamig compared sa beach. Tsaka, madami kang makikita ng species ng mga, like for example, ng ibon, tsaka yung mga ibang maliliit na creature sa bundok eh. Unlike with sa beach na ang pinaka scenic view lang talaga is yung dagat tapos sunset. Unlike with bundok na pwedeng magkaroon ng sea of clouds or yung mga ibang halaman na makikita mo na hindi mo pa nakikita before, tsaka yung mga ibon at tsaka ibang animals. So yung mga gano'n, tapos minsan may mga hidden streams, may mga ilog, gano'n. Hidden pool dito, hidden pool dito. Na yung tubig niya galing sa mismong bundok. Yun, sa yun, mas prefer ko parang bundok. Tsaka mas maganda kasi yung view, lalo na kung nasa taas ka, medyo mataas-taas ka na lugar, makikita mo yung nasa baba or yung surrounding mountain ranges. So, yun, mas prefer ko yung bundok. So, last question na tayo, guys. So, what is your advice sa mga gusto din mag-camp katulad natin, mga ganyan? So, yun, pag magka-camping naman or car camping, hindi mo naman talaga kailangan mag 4x4. So mag-start ka kung anong meron ka ngayon. Kahit wala kang sasakyan eh, kung gusto mo talaga mag-camping, bili ka lang ng panluto mo, ng shelter mo, ng agaan mo, ng ganun. Pwede ka naman kasi mag-backpacking na camping eh. Tapos kung may budget ka na mag-car camping, bili ka ng sasakyan mo, tapos magpunta ka sa mga campsite na madali mo nang i-access. So yun, start with whatever you currently have right now. Lalo na pag magka-car camping ka, yung iba kasi ang ginagawa, bibili agad ng mga pang-camping na lutuan, yung mga compact na gano'n. Eh, nagka-car camping ka naman eh. So, kaya mong bit-bitin kung ano yung nasa bahay. Yeah. So, saka ka na lang mag-upgrade kung sa tingin mo, ma-enjoy mo talaga yung car camping. Mag-upgrade ka, like for example, diba? Magsimula ka muna. Dali mo lang kung ano meron sa bahay. Yung kaldero, yung frying pan sa bahay, yung mga plato, tsaka kutsara, tinidor. Kunin mo muna yun kasi kasha na masasakyan yun eh. Ikaw na lang bahala kung paano may pagkakasha. So kung na-enjoy mo, pwede kang mag-upgrade into like any compact na lutuan. Cooking set, lutuan, para makapagdala ka pa ng mga, like for example, uunan na malalaki or mga malalaking chairs. Yun. Basta mag-start ka kung ano meron ka ngayon, yun muna yung mga dalin mo, and then tsaka ka na mag-upgrade. Tsaka hindi naman kailangan agad-agad, di ba? Oo, hindi naman kailangan... na yung parang full set talaga. Agad eh. Kasi mahirap din yung halimbawa,
di ba? Complete ka na. Mm. Every camp kasi may marirealize ka talaga na dapat kailangan. Ah, ito pala dapat dinala ko. Or parang ito dapat yung bili ko, mga ganong realization. Eh syempre, di ba nakabili ka na. Tapos bibili ka na naman ulit. Double gastos. Yung pera mo. Yep. So, ayun lang guys. Thank you so much po. Sir Wazap. Thank you rin. Thank you rin for having me as a guest. Sobrang, alam nyo guys, actually talaga, pinabala ko na talaga to. And pini-M ko siya talaga. Sabi ko, sir, baka naman po. Mapadagdag subs. Joke lang po. So, ayun lang guys. I hope you like this video. Please like and subscribe para ma-notif ka sa next na aming video and adventure. And please subscribe to Wazap po. Ililink ko po sa description box yung kanyang YouTube channel and also Facebook page. So, always remember guys, never stop exploring, and it's your girl Tipsy. Bye!